Hi guys! Welcome back to my channel! Today, mayroon po tayong client na Montero Sport. Actually, si client is from Pampanga. Tapos dito sila kumuha sa Caloocan ng Montero nila. Actually, itong Montero nila, kakalabas lang to sa kasa. Tapos gusto nila i-upgrade na agad yung mags at saka tires po nito. Ang size na gusto niyang ilagay, yung size 20 na fuel. Tapos ang gusto niyang size ng goma, yung 275/55R20, para kahit paano, hindi siya ganun katagtag. So tara, samahan niyo po ulit ako. Guys, ito po yung mga pinagpipilian niyang mags. Actually, ang unang option po niya, ito pong fuel contra. Dahil marami na pong nakakontra sa mga Montero. At gusto niya rin tong fuel arc na platinum bronze. Tapos itong fuel reaction gloss black milled red. So ito po yung dalawang option po niya. So ang gagawin natin, itatapat natin siya parehas dun sa sasakyan po niya para mas makapili po siya. Unahin po natin yung fuel arc. So ito na po yung fuel arc. So bagay naman siya dito sa Montero na white. Bagay naman ang bronze sa sasakyan po niya. Yung design ni arc, medyo ano siya, clean look. Ilagay din po natin yung fuel reaction dito sa may bandang likod po. Actually, ang gusto ni client, yung magmumukha siyang off-road. Sumas, gusto niya tong fuel reaction. So, ito po yung napili niya. So, ikakabit na po natin to. So, ito yung specs ng fuel reaction. Ang size nito, 20x9. Tapos, ang offset, +1. Tapos yung bolt pattern po nito, universal po siya, 6135-6139. Itong 6139 po niya, pwede ito sa mga Mitsubishi, sa mga Toyota, sa mga Ford, Chevrolet, Isuzu, at yung mga iba pang mga SUV pickup na 6139. At yung 6135 bolt pattern naman ito, pwede siya sa mga Ford, kagaya ng mga Expedition, at F-150. So ito, imamount na po natin itong gulong. Actually, ang size na ilalagay po natin, itong 275/55R20. Si client po kasi napapanood niya yung mga kinakabitan namin na 275/55R20 na mas makapal yung goma para kahit paano, hindi siya ganun katagtag kumpara dun sa 265/55R20 na mas manipis po. Pero pag stock height talaga na Montero, ang tamang size po dyan para hindi sumayad, 265/55R20. Plug and play lang po yan. Dahil gusto ni client ng mas malaki, so ang ilalagay po natin itong 275/55R20. Tapos i-adjust na lang po natin yung fender liner sa may bandang harapan po para hindi po siya sumayad. Actually, karamihan ng Montero na kinakabitan namin ngayon, ang nilalagay po namin 275/55R20. So ito, tatanggalin na po natin itong mga stock na gulong nito. Tapos mamaya ikakabit na po natin yung bagong mags at saka tires. Actually, maganda rin itong stock mags nito.
kung sakaling gagamitin mo yung stock mags na ganito, pwede tayong maglagay dito ng 28560R18 or 26565R18. Hindi po siya sasayad. Pag 27565R18 naman po, medyo sasayad na po siya. So, natanggal na po lahat ng mga gulong. Bago po natin ikabit yung bagong mags at saka tires, i-check natin kung saan tayo mag-aayos po. Dahil 27555R20 yung ikakabit natin, so kailangan natin itong i-adjust. Itong fender liner po dito sa may bandang harapan po. Dahil malaki po yung 27555R20, mag-a-adjust din po tayo dito. Yan. So kailangan natin itulak din po yan para hindi mag-grabbing pag nagpo-full turn. Itong stock mags and tires po niya, trained in na rin po niya. So makikita nyo, bagong-bago po yan. Meron pang pintura yung goma po niya. Kaya diniretso niya agad dito sa shop para mataas po yung trade-in value. So ibabawas po natin yan sa package na inabil ni client. Yung price pala ng Pure Wheel mags na to, 80,000 po yung apat. Tapos yung 27555R20 na Monster, nasa 13,730 po ang isa. Ang ad ni client nasa 70,000 lang po. Yung ganitong size pala na 27555R20, hindi natin pwedeng gamitin to sa mga Toyota Fortuner. Kailangan nakalip siya at least 2 inches sa mga Fortuner para magkasya yung ganitong size na 27555R20. Sa Nissan Terra naman, kayang gawan ng paraan kagaya sa mga Montero. Pag ganitong size, na-install na po natin yung mga gulong, hihigpitan na lang po natin, tapos mamaya aayusin natin yung fender liner sa harapan. So ito, i-check po natin muna para makita kung saan siya sumasayad. Ayan po, nakadikit po siya. Check din natin dito sa kabila. So ito, nakadikit din po siya. So lalagyan po natin siya ng allowance para hindi siya sumayad. Ito, i-adjust na po natin tong fender liner po niya. Kung 28550R20 yung ilalagay po natin, ang i-adjust lang po natin dito lang sa may bandang harapan po, dyan po. Dahil 27555R20 po ito, so aayusin natin dun sa may bandang mudguard po. Kung gusto nyo lang ng plug and play at ayaw nyo nang ina-adjust po yung fender liner, maglalagay lang tayo ng 26550R20. 100% na hindi po siya sasayad. So na-adjust na po sa harapan, ngayon dito na lang sa may bandang mudguard po. After natin ma-adjust to, ipapakita natin kung sumasayad pa ba yung gulong. Ito, tapos na po. Ngayon, check natin yung gulong ngayon. So pag full turn, hindi na siya sumasayad dito sa may bandang mudguard. Tapos dito sa may bandang bumper, ayan, na-adjust na kasi natin, so hindi na po siya nakadikit kagaya kanina. Kahit malubak o mag-pull turn tayo, hindi na po yan sasayad. Dahil ang offset ng mags na kinabit po natin, plus 1, so lumabas po yung gulong ng 1 inch sa body. Ito na po yung Montero po niya, naging macho po siya. Actually, bumagay siya yung ganitong kulay na mags na may kulay red at combination ng black dito sa puting Montero. Maganda rin to sa mga kulay black at saka mga pula na mga sasakyan. So, ito po yung Pure Wheel Reaction 20x9 tapos 27555R20 na Monster. Kinabit po natin siya dito sa stock height na Montero. So hanggang dito na lang po ang video na to. Kung nagustuhan mo ang video na to, please like and subscribe. Paki-hit na rin po ang notification bell para pag may mga bago kaming mga videos kagaya nito ay na-update po namin kayo. Thank you for watching. Bye!